tuloy-tuloy tayo sa gawain ng Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Yan, salamat sa Diyos. Hallelujah, brothers. Ating mga text, salamat sa Panginoon. Ayan, patuloy tayong manalangin at patuloy natin maipahayag ang salita ng Panginoon. Wait natin yung iba. Part 2, part 2. Share natin, share, share. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Okay, ayan na, ayan na. Salamat sa Diyos na buhay. Praise the Lord! Maulang gabi sa ating mga kapatid. Muli, welcome back! Kamusta kayo? Magsisimula na naman tayo ng panibagong serye natin. Good evening, Sister Suzette Montemayor, ha? Sharing na yun! Good evening, sis! Sister Grace! Ayan, salamat sa Diyos na buhay! Hello sa'yo, Jess, Luke, and Yanko. Mami Beng! Tuloy-tuloy tayo sa sharing, ha? Si Brother Paolo, good evening sa'yo. Sister Elmira Sarakbe. Ayan, thank you, Lord. Daddy Steve Reynolds, again, welcome sa ating mga kapatid sa online prayer meeting, OPM, Mondays to Fridays, alas 7 hanggang alas 8. Tuloy-tuloy pagpapaalala. It's a one big family joining us. Kahit online, in the kingdom of God, gamitin natin itong platform na ito para sa mensahe ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Okay, as we wait for others, coffee break muna tayo. Thank you, Lord God. Coffee break, one more time. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa coffee break. Yes! That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Thank you, Lord, para sa ating coffee break for picture one verse. Naku, napakadali lang yan sa mga nagbabasa ng Bible. Ha? Nakalagay na dun, no? Rejoice always. Ayan, di ba? 1 Thessalonians chapter 5. Verse 16 to 18, makikita natin doon na sinasabi rito, encouragement. At ito po ay sa atin ay talagang mga Kristiyano given. Sabi doon, rejoice always. May kagalakan ng mga anak ng Diyos. Amen. Pray continually, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in you through Christ Jesus. Alam nyo, pag binasa natin itong 1 Thessalonians 5, 16 to 18, kapag tayo daw po ay punong-puno ng kagalakan, tayo daw ay laging nananalangin, laging nagpapasalamat, nabubuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, maging buhay natin to. Develop the habit of prayer and always giving God thanks sa lahat ng ginagawa niya sa ating mga buhay. Amen? Thank you, Lord! Ayan, salamat sa Diyos. That's a good idea! Presented by Online Prayer Meeting. Hallelujah! Yes, salamat sa Lord sa ating mga winners. Last week sa ating Jesus County page. Ayan, nanalo kayo ng load at mga prizes. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng stars. Tita Sister Agnes Anglo. Ayan, thank you. Sister Phoebe Versosa, magandang gabi sa inyo dyan. Welcome back. Okay, part 2 ito ng ating OPM para sa day 1 natin kasi kanina nagkakaroon ng challenge sa connection. Alright. Totoo naman yan eh, no? Kapag talagang we seek the will of God, kapag may panahon tayo sa Panginoon, laging gagawa ang kaaway ng hadlang. Kahit nga no, may physical gathering pa eh. May mga hadlang ang kaaway, di ba? Para hindi ka makarating. Diba, andyan ang traffic, andyan ang nasunog yung gamit mo, wala kang maisuot, andyan at mayroon challenge sa pagkatamad, ang bigat ng katawan, tinanghali ka ng gising. Talagang may kalaban kapag tayo magsisik tayo sa Panginoon. Pero tuloy-tuloy ang gawain ng Lord. Alam ko, patuloy tayong nananalangin sa bawat isa para patuloy nating maipahayag ang magandang balita sa social media platform na ito. At muli, kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa mga kapatid natin na patuloy na nananalangin para sa ating physical gathering. Kaya meron tayong malaking lugar. Nasa 500 packs. Okay, 500 people
ang kayang i-accommodate ng lugar na yon. Pero 30% lang gagamitin natin. Limited seats sa ating online, sa ating physical gathering. This coming July 25, sa huling linggo ng July, gusto namin kayong makasama sa pagpupuri, pagpapasalamat, pag-aawitan, pagsamba sa Diyos sa ating Sunday service. Ayan, meron tayong physical gathering this month of July. Thank you, Lord, sa napakalaking lugar na ginagamit ng Panginoon. At syempre, ang ganda nung kasi hindi siya air-conditioned. Ano siya, fresco, al fresco. Kaya may mga fans, open, ano siya, talagang malaki siyang area. Salamat sa Panginoon dahil answered prayer ito sa atin. Tayong lahat ay nananabik. At purihin ng Panginoon, let's pray on that day na tayo magsama-sama, magpuri, magpasalamat sa Lord. The Lord is protecting us, giving us peace and His presence sa mga kapatid natin. Malapit lang. Ayan, follow kayo sa ating Jesus Comfy page para malaman nyo kung paano kayo makakapunta doon. Ayan, salamat sa Lord. At syempre, tagumpay ang ating inaasahan sa araw na yon. Ayan, salamat sa Lord sa mga kapatid natin. Joining us tonight, pakikukuha na yung ating mga Bible buksan natin sa mga awit. 119 verse 9 to 11. Psalm 119 verse 9 to 11. Yes, Lord! Good evening po, Sister Kathleen Sabio. Ayan, Tita Lorna Avenida. Good evening sa inyo dyan. Kung mga first time dyan, pakitype new blessing, mga kapatid. Ayan, salamat sa Diyos. Kung hindi nyo napanood yung ating online Sunday service, mapapanood nyo siya dito sa ating Facebook account. Kaya follow and like yung ating page para ma-enjoy nyo yung salita ng ating Panginoon. Walang interruption, nandun lahat, pati praise and worship. Ang pinag-usapan dun is attitude of hope. Na tayo mga Kristiyano, lagi tayong punong-puno ng pag-asa. Amen? Kahit ba imposible yung hinaharap natin, may pag-asa pa rin kasi Diyos natin, makapangyarihan sa buhay. At mananatiling buhay pagkapakailan pa man. Good evening sa ating mga kapatid sa J-Comfy Canada. Good evening, Brother Twinny, Sister Josel. Good evening, Sister Jem Torres, Sister Charity. Ayan, praise the Lord sa buhay ninyo. Alright, basahin natin sabay-sabay. Psalm 119, verse 9 to 11. Thank you, Lord God. Verse 9, paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao? Sa kanilang kabataan, sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan. Buong puso ang hangad kong sambahin ka at paglingkuran, huwag mo akong hayaang sa utos mo ay sumuway. Verse 11, ang banal mong kautusan sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Sa pagsisimula ng serye Focus, tulungan nyo kami ng mga puso, isipan namin sa'yo lamang nakatuon, ang aming mga mata sa'yo lamang nakatingin. Salamat po, Lord, sa karunungan, kaalaman, pangunawa, malayang oras na kami makakarinig muli sa iyo. Kaya dalangin namin, Lord, mag-aral ka, magsalita ka, mangusap ka, turuan nyo po kami ng katotohanan na nanggagaling sa iyong salita. Maraming salamat, Lord, muli, inubuksan namin ang puso at isipan. Aming mga tenga, handang makinig sa iyo. Mangusap ka po sa amin. Salamat sa karunungan, kaalaman at pangunawa. Tinatanggap namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan, salamat sa Diyos. Good evening po sa ating lahat. Kung kakapasok niyo pa lamang, welcome kayo dito sa OPM Online Prayer Meeting Mondays to Fridays. Alas 7 hanggang alas 8 lang tayo ng gabi. Ako si Pastor Roban. Nagsisimula tayo sa series. Isang linggo, pag-uusapan natin, focus. Sabihin mo lang, focus. Ayan, focus. Siyempre, alam mo yon, ibig sabihin, huwag tayo magpa-distract. Diretso lang tayo, focus lang tayo. Ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoon. Isang linggo, pag-uusapan natin kung ano ba yung mga nagiging distraction. Sabihin mo, distraction. Napakadaming distraction, no? Sa buhay natin, mga mananampalataya. Kaya, babasahin natin yung Bible, makikita natin itong mga tao na ito na sa buhay nila, eh may mga distraction. Pero kailangan lang nating manatiling nakafocus sa ating Panginoon. Gusto ko lang mag-share sa inyo, sino dito, nagtatanong ako sa inyo, sino dito naka-experience ka na sa family, okay? O maaaring sa eskwelahan, sa inyong klase o sa inyong opisina, favorite ka. Ayan. Sino dito, favorite ka? O kaya baka hindi ko yung favorite.
Okay. Nalasa mo na maging favorite. Diba? Talagang ikaw yung binibigyan ng special treatment. Okay? Favorite ka ng tatay mo. Mas laging malaking baon mo kaysa dun sa yung, alam mo yun, sa yung kapatid. At alam nyo, pag favorite ka sa office, pag favorite ka sa family, okay? Hindi na mawala yan eh, yung favoritism. Pag favorite na favorite ka ng tao na yun, may favor ka, somehow, parang maganda para sa atin. Pero on the other side, may mga nahinggit din. Okay? May mga tao na nagagalit sa'yo. Na ayaw kanila kasi nakakalamang ka sa kanila. Dahil sa tingin ng nanay mo, tatay mo, sa tingin ni boss, sa iyong classroom, favorite ka ng prof nyo. Alam mo yun? Kapag ikaw favorite, parang sa kabilang banda, hindi rin nagiging maganda ito para sa'yo kasi kinamumunghian ka. Ganito yung story po ni Joseph sa Bible. Ayan, si Joseph ang pag-uusapan natin ngayon. Na siya po ay nagkaroon ng challenge sa kanyang buhay kasi alam nyo ba, 12 silang magkakapatid na lalaki. At itong 12 tribes, 12 sons of Israel o Jacob ay talaga nagkaroon ng mga challenges sa kanilang relationship sa magkakapatid. Ngayon, pag-uusapan natin yung focus, it means to pay particular attention to. Ayan ang sabi. A center of activity. Dito tayo talaga nakatingin. Yung attention natin nandoon lamang. And ang goal natin para sa buong linggo na matutunan natin how can we eliminate distraction and continue to focus on our walk with God and fulfill God's mission for our lives. Dare-darecho lang tayo. Pag binasa niyo po yung Genesis chapter 37 to give you the background of this story. Ito pong si Joseph na anak ni Jacob or Israel ay sabi sa verse 3 to 4, minahal, ayan, talagang favorite kaysa ibang anak. Okay, kasi matanda na po si Jacob nung ito ay isinilang, no? Sabi rito, iginawa niya ito ng damit na mahaba at may mangga. So ano yun, a robe of many colors. So special. So favorite si Joseph. At nang mahalata, ayan, syempre nakahalata, bakit sa kanya yung damit niya, ang daming kulay. Sa atin, hindi man lang tayo binigyan ng tatay. Yung kulay natin, isa lang. Brown lang, okay? Balat ng hayop. Sa kanya, daming kulay, talagang pinagtatahi, magaganda talaga. E nakahalata yung mga kapatid na mas mahal siya ng kanilang ama, kaya kinamunghian siya ng mga ito at ayaw na siyang pakisamahang mabuti. Joseph was hated by his brothers. Ayan, ito pa matindi na naginip pa si Joseph. At sa kanyang panaginip, nung sinabi niya sa kanyang mga kapatid, nagalit kasi yung panaginip niya, yung kanilang mga trigo na binibigkis nila, yung kay Joseph yung nanatiling nakatayo at lumuhod yung sa 11. So ibig sabihin, no, sabi niyo mga kapatid niya, ibig sabihin, luluhod kami sa iyo, maghahari ka sa amin. Lalong nagalit yung kanyang mga kapatid sa kanya, nainggit lalo at nagbalak na siya'y gawan ng masama. At yun na nga po ang nangyari, pinagkaisahan nila si Joseph. Dapat papatayin eh. Itinapon nila sa balon at ibinenta, no? Papunta sa Egypt at siya po ay binenta bilang slave. Sa kanila pong panahon, yung tao pwedeng ibenta slaves. At yung mga slaves na yon ay wala silang karapatan para sa kanilang sariling buhay kasi binayaran na sila. At doon nga po siya sa Egypt na ibenta. At doon pagdating ay napunta siya kay Potiphar. Ayan. Si Potiphar po ay isang punong kawal ng Pharaoh, parang chief of police. Ayan, si Potiphar. At doon po siya naglilingkod. Siya ay kapitan sa ng mga tanod sa palasyo. And this is the story sa ating binasa sa verse chapter 39 na tayo ng Genesis. If you know the story, alam natin na si Joseph ay nasa Egypto pinagbili at ng mga Ismailita kay Potiphar. At sabi dito, sa buong panahon ng paglilingkod ni Joseph, ayan, in verse 2 tayo, sa bahay ni Potiphar ay pinatnubayan siya ni Yahweh. Pinatnubayan siya ni Yahweh. Ano man ang kanyang gawin ay nagtatagumpay. And I love that word, the Lord was with Joseph. The Lord was with Joseph. Sa buhay po ni Joseph na siya ay binenta ng kanyang mga kapatid, mga kadugo niya, ginawan siya ng masama. Yung mga tao na inaasahan niyang mag-aalaga sa kanya, yun ang nanakit sa kanya, hindi lamang physical, maging emotional, mental. And isipin mo yung lungkot, yung sakit, yung puso ni Joseph na durog na yung mga kuya ko, sila pa yung gumawa ng masama sa akin. But the Lord was with Joseph. And alam mo yung kahit siya ay binenta,
kahit siya'y nahirapan, nasa hindi magandang sitwasyon ng kanyang buhay, sinasabi doon that the Lord was with Joseph. Itinuturo nito sa atin na anuman po ang mga sitwasyon ng ating buhay ngayon, kapag ikaw anak ka ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Kasama mo pa rin ang Panginoon kahit dumaranas ka ng mga problema. Amen? Kahit may mga pagsubok ang hinaharap, kahit hindi madali yung pinagdadaanan mo, even you are in the lowest level of your life, the Lord is with you. Promise niya yan, di ba? Hebrews chapter 13 verse 5. Hindi kita. Alam mo, limang negative yun na hindi. Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan kailanman. And in every season of our life, God is with us. And speaking of seasons, nagbabago ang mga panahon. May panahon ng kasaganahan, may panahon ng pagtatanim, may panahon ng pagtitiis, may panahon when we celebrate, may panahon na umiiyak, may panahon na tayo ay nagsasaya, may panahon na tayo tumatangis. But in every season of our life, remember this, God is with us. Good news, may bad news, hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. And you know, the Lord, doon sa kanyang salita in Genesis chapter 39, nung sinabing the Lord was with Joseph, ibig sabihin, ang point ko dito, Joseph stayed focused in his relationship with God. Joseph stayed focused in his relationship with God. May pagkakataon sa buhay natin na nawawala tayo sa focus kasi mahirap yung pinagdadaanan natin. Na dati, pag tayo blessed, nananagana ang buhay natin. Talagang focus sa focus tayo kay Lord eh. Pero totoo, hindi ba't nung may mga pagkakataon na parang na-discourage ka, na-disappoint ka sa mga nangyari sa buhay mo? Nawala yung relationship, nawala yung apoy, yung pag-aalab sa paglilingkod, sa pakikinig, nawala ng ganang umatin. Kasi may mga problemang dumaan eh, na hindi na kinaya. Parang pinabayaan na yata ako ng Lord. Ang iniisip mo tuloy, para bang hindi yata naririnig ng Diyos ang panalangin ko. Na para bang ano ba to? Kung buhay ang Diyos, bakit ako nasa sitwasyon na ito? If you look at the life of Joseph, dating nandun siya sa piling ng kanyang pamilya, ngayon siya ay nasa piling ng mga Ehipto dahil siya ay binenta bilang slave. Nandun yung pagiging anak niya dati sa piling ng kanyang ama, ngayon isa na siyang alipin. Pakita mo yung lowest level ng buhay ni Joseph. Pero nanatili siya sa relationship niya sa Panginoon. Joseph stayed focused. That's my point number one. Alam mo yun na Lord, ano man ang pinagdadaanan ko, dadiretso ako. Lord, ano man yung mga pagsubok na dumating sa akin, dadiretso ako. Amen. Minsan yun yung distraction sa buhay natin, yung mga trials. Kapag medyo mahirap na, hindi na natin kaya, bumibitaw na. Kapatid, mag-focus ka lang sa relationship mo sa Panginoon. At sabi nun, sa buong panahon ng paglilingkod ni Joseph sa bahay ni Potiphar in verse 2, pinatnubayan siya ni Yahweh. Pinakita ng Lord, Joseph, hinding-hindi kita iiwan. Kapatid, kung ikaw nasa lowest level ng buhay mo ikaw ngayon, tandaan mo, hindi-hindi ka iiwan ng Panginoon. Hinding-hindi ka iiwanan ng Diyos. And ano kaya tayo, no? Yung magiging respond natin kapag tayo ay dumaranas ng ganitong pangyayari kay Joseph, na yung mga inaasahan nating tao eh, nag-fail, na-disappoint tayo, na-discourage tayo kasi kala ko ba naman sila yung tutulog sa akin. Doon dati, meron ako. Ako yung tumutulong sa kanila. Ngayon, wala na ako. Hindi na ako kakilala. May mga ganun eh. Magiging bitter ba tayo? Or we will become a better person? Focusing on our relationship with God. Kapatid, mag-focus ka lang. Dumaretso ka lang. Patuloy ka lang umatin. Minsan kahit hindi wala ka ng gana, kahit minsan in pain ka, patuloy ka lang umatin. Patuloy ka lang mag-worship sa Panginoon. Importante po yung relationship kay Lord. And sabi rito, ano man yung kanyang gawin? Because the Lord was with Joseph. Lahat ng gagawin ni Joseph, sabi ng Bible, ano man ang kanyang gawin, nagtatagumpay. Number two point is God's presence. God's presence will always give us success. Gusto mo magtagumpay? Gusto mo magtagumpay? Sino bang kasama mo? Sino ba yung kasama mo sa pagtatrabaho? Sino yung kasama mo sa pagtataguyod ng iyong pamilya? Sino ba yung kasama mo kapag ikaw ay magnenegosyo? May kausap kang client?
Alam mo, ang success, hindi yan nakabase lamang sa galing natin, sa naabot natin sa eskwelahan, sa mga talento natin. If you look at the life of Joseph, kapatid, slave to, yet, he prospered. Sabi ng Bible, kahit siya a slave, nagtagumpay siya eh. So, hindi nakabase sa position mo sa trabaho yung success. Maaaring sasabihin natin, siguro magiging successful ako kapag nilagay na ako sa authority, sa power, kapag binigyan ako ng promotion, tsaka pa lang ako magiging successful. Hindi ganun yung turo ng Bible. Sa Bible, pinapakita dahil kasama mo ang Panginoon, anuman ang posisyon mo sa buhay, pwede kang magtagumpay. Amen. Kahit bago ka pa lang sa kumpanya nyo, pwede kang magtagumpay. Pwede tayong magtagumpay. Sino bang kasama natin? It is God who makes someone prosperous. Yung success, thank you Lord kung may power, may position. Ah. Praise the Lord kung meron kang educational attainment. Pero ang talaga magbibigay ng tagumpay sa'yo will make you prosperous. Hindi kung sino ka, kundi kung sino ang kasama mo. Sino ba kasama mo sa trabaho? Kahit anong sitwasyon mo, anong posisyon mo, God can prosper us. God can promote us. Sinabi na yan sa Bible. Para mas madali mo matandaan. Diba sa school, ano ba yung pinakapasado? Ayan, paki-comment nga dyan. Sa school, pag binigay na yung card, di ba, anong grade yung pasado? Sabi ng nanay mo, nak, puro palakol to ha. Hindi naman tayo mamamutol ng puno. Pero ano yung pasang-awa? Okay? Okay, yung number na 75. Di ba? Kaya makikita mo dun sa Psalm 75. Ayan. Kapag pasang-awa, ayan, makikita mo dyan. Nasa gitna yun eh. Pwedeng tumaas. Pwedeng bumaba. Psalm 75, 6-7. Dahil ang tagumpay ng tao, hindi nagmumula kung saan-saan. Ang tagumpay ng tao, hindi nagmumula kung saan-saan. Sabi sa verse 7, kundi sa Diyos lamang. Siya ang humahatol kung sino ang ibababa at kung sino ang itataas. Promotion comes from the Lord. Sabi mo yun, promotion comes from the Lord. Psalm 75. Sabi sa verse 3, ito na nga, pinakita na dahil kasama ni Lord si Joseph. In verse 3, nakita ni Potiphar na ginagabayan ng Panginoon si Joseph. Nakita nung boss niya. At pinagpapala sa lahat ng kanyang gagawin. Tingin ka rito, kung kasama mo ang Panginoon sa opisina mo, makikita ng boss mo yan. Lahat ng ginagawa mo talagang nagiging maganda, successful, victorious, nagbibigay addition sa kumpanya. Amen! Ganun din, kapag kasama mo ang Lord sa pagtataguyod ng family mo, pagtataguyod ng iyong negosyo, makikita eh. Makikita ng mga tao, hindi mo na kailangan sabihin pa. Anong meron sa'yo, bakit ganyan ang mga nangyayari sa buhay mo? It's because I'm with someone who promotes anyone na gusto niya i-promote. That is the Lord. Kaya in verse 4, panatag yung kalooban niya kay Joseph. Ganun yung mga boss. Kapag nakita niya talagang, itong empleyado ko na to, talagang pasado lagi. Ang ganda, araw pag pumapasok, ang ganda ng mga projects na ginagawa, natutupad sa deadline, na ibibigay, na ipapasa niya. Well, it is because of God in the life of Joseph. At panatag yung loob ng boss niyang si Potiphar. Ginawa niya ito na sarili niyang alipin. May promotion agad. So, si Joseph, ginawa niya ng ano? Personal na slave at tagapamahala ng kanyang sambahayan at na lahat ng kanyang ari-arian. Ginawa niya si Joseph into, he put him, Joseph into a higher position. At mula ng panahong si Joseph ang namamahala, pinromote siya, binasbasa ng Panginoon ang sambahayan ni Potiphar. God bless Potiphar! At ang lahat ng kanyang ari-arian sa bahay, sa bukirin, ginawa niya ito ng Panginoon dahil kay Joseph. Binless ni Joseph yung buong sambahayan ni Potiphar. Binless ng Lord yung buong sambahayan ni Potiphar dahil kay Joseph. Sa pamilya mo, dahil nakafocus ka sa relationship mo sa Diyos, kahit marami mga distraction, ang daming pwedeng humadlang para hindi ka na magpatuloy sa takbuhin mo sa Lord, pero nagpatuloy ka, God will bless your family because of you. Because of you. God will bless your company because you are there. Anak ka na ng Diyos eh. God will bless your room, your class because nandun ka. God bless your home. He will bless our family, our life because we are focusing on Him.
Nakatuwa yung pangalan ni Potiphar. Ang ibig sabihin ng pangalan Potiphar is devoted to the sun yung araw. Ay, yung Egyptian, marami mga Diyos-Diyosan dyan eh. Devoted siya sa araw, to the sun. Pero itong si Joseph, pinagpala ng Lord yung sambahayan ni Potiphar, ang kanyang bukirin. Because Joseph is devoted to the sun. S-O-N. At dahil doon, pinagkatiwala ni Potiphar ang lahat kay Joseph at wala na siyang ibang iniintindi maliban lang sa pagpili ng kanyang kakainin. Joseph was promoted. And syempre, totoo yan. Kapag may promotion, meron ding opposition. Kapag may promotion, meron din destruction. Gagawa ang kaaway. Ayaw niya ng mga anak ng Diyos nagtatagumpay. Galit siya. Ngayon, gagawa siya ng mga dahilan. Papain siya, maglalagay siya ng mga traps. Para tayo hilahin pababa, para tayo lumagpak. In verse 6, ipinagkatiwala ni Potiphar ang lahat kay Jose. Eh, nasa promotion na siya. Ang sabi dito, guwapo si Joseph at matipuno ang katawan. Oh, alam mo sa Bible, ilan lamang ang sinabihan ng ganito. Guwapo, no? Siyempre, sa Bible yun, wala ako doon. Si Joseph, ayan, sinabihan si Joseph. Si David, guwapo din si David. Si Absalom, ayan. Si Absalom, mga magagandang lalaki. At syempre, si baby Moses, baby pa siya, nung sa beautiful baby. Guwapo si Joseph, matipuno. Syempre, sa kanyang kagwapuhan, promoted pa siya, nasa posisyon siya. Sabi rito, in verse 7, hindi nagtagal, nagkagusto sa kanya yung asawa niyang kanyang amo. Yung asawa ni Potiphar, nagkagusto sa kanya. At sabi rito, inakit si Jose para sumiping sa kanya. Lie with me, sabi nung babae. Joseph was there. Isipin lang natin to, ikaw si Joseph. Promoted ka, nasa maganda ka ng posisyon, may pagtitiwala sa yung amo mo si Potiphar, and isipin mo, yung mga Egyptians, magaganda yan. Egyptian, gaganda, ano pa, may mabilis na pabor, o diba, pwede siyang maging, bibigyan siya ng promotion, pwede ka usapin ng asawa ni Potiphar na pag pumayag si Joseph na sipingan niya, sige, promote mo si Joseph, bigyan mo ng bonus. We can think a lot of things, and imagine this, walang nakakaalam na si Joseph ay isang Kristiyano. He was a Hebrew. Meron siyang relationship sa Diyos, ng kanyang ama, si Abraham, si Isaac, si Jacob. Walang nakakaalam, walang nag-check sa kanya. Mag-isa lang siya dun sa Egypt. Walang pwedeng pumigil kay Joseph. Wala na nagpapaalala, walang nagte-text, walang, o Joseph, Kristiyan ka na, dapat hindi mo na yung ginagawa. O Joseph, ha, nag-Bible journal ka ba? Nag-pray ka na ba? Walang ganon. Binenta siya, mag-isa lang siya dun. Pero alam niya, kita siya ng kanyang Diyos na nasa langit. Niyakag siya. Sipingan mo ko, tabihan mo ko. Siguro yung iba sasabihin niya, Pastor, eto na yun, answered prayer na, hello? Yung iba sasabihin niya, bigas yan, Pastor, tukain na yan. Lumapit na yung bigas sa iyo eh. Una-una, hindi ka naman manok, bakit mo tutukain yung bigas? Okay? Yung palay na yun, no? And look at what Joseph did. In Genesis 38, verse 8 to 10. And the wife of Potiphar was beautiful at hindi niya napipilitan. Sabi niya, tabihan mo ako. Joseph, single lang si Joseph. Wala siyang relationship. Promoted siya. Pero sabi rin sa verse 8, tumanggi si Joseph. Sabi mo sa mga kasama mo, tinanggihan niya yung kasalanan. Tinanggihan niya. Tingin ka rito, kailangan narunong tayong tumanggi. Isa sa distraction sa buhay natin, sa pagtatagumpay, para makapag-focus tayo sa relationship natin kay Lord, kasalanan. Isa yung sa mga nagiging distraction. Eh, kahit saan ka tumingin, kahit saan ka magpunta, kahit sabi mo, lalayo na nga ako sa opisina na to, kasi mga katrabaho ko rito, lasinggero, gusto ng babae, kahit saan ka pumunta, may tukso. Ay, lilipat na lang ako sa ibang lugar kasi masama yung barkada namin, may tukso pa din doon. Kahit saan ka pumunta, may tukso. And as a child of God, gagawin ng kaaway lahat para ikaw hilahin. Para ikaw magkasala. Pero si Joseph, no, tumanggi siya. Ito sabi niya, sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, tingnan mo! Ang aking Panginoon hindi nakikialam tungkol sa anumang bagay na nasa bahay. Sa lahat ng kanyang pag-aari ay pinamahala niya sa aking kamay. Alam mo, isang paraan, isang tip para hindi tayo magkasala.
Eh, pastor, lagi na lang ako nagkakasala sa area ng buhay ko na ito. Ito talaga distraction ng buhay ko, kaya nawawala ako sa focus. Kasalanan. Eh, bakit ba ako lagi nagkakasala? Isang tip para hindi ka na magkasala doon. How to refuse to sin? Think of what you will lose. Think of what you will lose more than what you can gain. Isipin mo yung mawawala sa'yo kapag ginawa mo yun. Yun yung sinabi ni Joseph. Tingnan mo yung posisyon ko ngayon. Tingnan mo yung ginawa ng asawa mo sa akin. Ang dami, may promotion ako. At kapag inisip mo lagi yung mawawala sa'yo kesa dun sa ma-enjoy mo, hindi mo nagagawin. Hello? 5 minutes, 10 minutes na saya? Kapalit nun. Kasiraan ng iyong pamilya. Eh, masaya naman kapag may kachat ka eh. Andiyan no, kachat mo, lagi kang pinupuri, kinakamusta ka. Hello, kumain ka na ba? Hello, kamusta ka? Oh, sige, pahinga ka na, pagod ka na eh. Matutulog ka na ba? Good night. Ano may mga ganun. Mga flirting conversation. Think of this, kung ano yung mawawala sa'yo kapag nag-enter ka sa ganung relationship. Which is committed ka na sa isang tao. Remember how you will lose great things kapag pumasok ka doon. Eh, pastor, single naman ako eh. Ano naman yung mawawala sa akin? Kapag pumasok ka into that relationship, marami ding mawawala sa'yo kahit single ka. Mawawala yung iyong purity. Mawawala yung puso mo sa Panginoon. Ibablock ng kasalanan. Eh, kasi gumagawa ng kasalanan. Ibablock ng kasalanan yung relationship mo sa Lord. We've seen a lot of people na dahil sa wrong relationship, eh, hindi na nakapagpatuloy. Kaya alam nyo, isa yung sa mga distraction. Kailangan matuto tayong tumanggi. Matuto tayong tumanggi. Joseph chose his relationship with God. Pinili niya yung relationship niya sa Lord kesa dun sa babae na yan. Mas importante yung relationship ko. Hindi pwedeng maputol yung relationship ko kay Lord. Pinapahalagahan niya yon. Sabi niya sa verse 9, walang sino man dakila kesa sa akin sa bahay na ito. Walang anuman ang bagay ang pinagkait sa akin maliban sa iyo sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Tinignan niya yung katotohanan. Ganun yun eh, para hindi ka magkasala, tinan mo yung katotohanan. Kasi ang kasalanan, kasinungalingan yun. Papaniwalain ka sa kasinungalingan. Masaya to, di bali, wala namang aakita sa iyo eh. Di bali, ano naman yan eh, minsan lang naman. Di bali, isang baso lang naman, yun, may kasunod yun, pangalawa, pangatlo, pang-apat, hanggang na-hook ka na dun. Yan ang kasinungalingan ng kaaway. Sabi niya, paano magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? So Joseph remained faithful to the Lord and to his earthly master. The distraction ng kasalanan, yan ay gumagawa ng paraan, kakaway natin para tayo mawala ng focus sa ating Panginoon. Kaya paano tayo mag-focus? Remain faithful to the Lord. At ito, alam niyo, sabi niyo sa verse 10, sabi sa verse 10, kahit nakikiusap siya kay Joseph araw-araw. Araw-araw. Hindi lang isang beses yun nangyari. Araw-araw sinasabi, lie with me. Sumiping ka na sa akin. Yung babae na iyayayakag sa kanya. Hindi siya pumayag na siya'y sumiping o makisama sa kanya. No wonder how why God prospered Joseph. Because Joseph focused on honoring the Lord in his life. Alam niyo, sa buhay natin, kaya rin natin magtagumpay. Kaya rin natin matalo at magabi ang kapangyarihan ng kasalanan. Sabi sa Titus chapter 2, 11-13, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili. Matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Binigay ni Lord yung kanyang grace. And that grace is a person. And that is Jesus Christ. At kapag nasa iyo si Jesucristo, gaya ng Panginoon Jesucristo na tinukso sa lahat ng paraan, hindi natin maiisip, maraming beses na tinukso, pero hindi siya nagkasala. One way of we can say no to sin is the grace of God and keeping the word of God in our hearts. Yung binasa natin sa Psalm 119, 9-11. Sabi doon, paano mapapanatiling malinis ang ating pamumuhay sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan? 11, ang banal mong kautusan sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo
kailanman. Nakakatuwa itong buhay ni Joseph kung paano siya tumanggi sa tukso at magkasala. But hindi natin ito maipagmamalaki at maikukumpara sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi sa Hebrews 4 verse 15, si Jesus, sapagkat tayo ay mayroong isang pinakapunong pare na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin. He was tempted in every way, si Jesus. Gayunman, walang kasalanan. Kaya itong grace of God in our life will empower us, will help us para hindi tayo magkasala. Para hindi tayo mag-give in sa tukso, hindi kasalanan ng matukso. Kapag nag-give in ka rin sa tukso, doon yung kasalanan. Distraction yun eh. Kasalanan sa buhay natin. At kailangan natin ng grasya ng Diyos. Kailangan natin ng banal na Espiritu sa ating buhay para mabuhay tayo ng kalugod-lugod sa Panginoon. Manalangin tayo mga kapatid. Maaring iba sa atin, sinasabi natin, o nga, pastor eh, lagi ako nag-give in sa tukso. Napakabilis ko kasal. Lagi ako nabibitag ng away. Kailangan ko ang Diyos sa buhay ko. Ay, pagod na ako kasi alam ko yung kasalanan talaga nagdi-distract sa akin. Hindi ako makafocus. Hiyang-hiya akong bumalik sa Lord kasi nakikita ko yung kasalanan sa buhay ko. Pero ang pag-aasa kapatid, pwede kang magtagumpay. Kung isusuko mo ang iyong sarili sa Panginoon at pagsisisihan mo ang lahat. Kung ikaw yung tao na yung sinasaya, Pastor, gusto ko yun. Gusto ko i-promote ako ni Lord. Gusto ko mag-focus sa relationship ko. Ayoko na ng kasalanan sa buhay ko. Sabayan mo ako sa panalangin. Galing sa puso, bigkasin ang iyong bibig. Sabihin mo, Panginoong Jesus. Sige, manalangin ka. Sabihin mo, Panginoong Jesus. Lord, patawad po. Isa po akong makasalanan. Patawad po, hindi ako sumusunod sa iyo. Marami akong pagkukulang, na-distract ako ng kasalanan. Lord, gusto ko na pong mag-focus sa iyo. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko yung puso ko. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Lord, sa pagpapatawad mo sa akin. Sa buhay na walang hanggan, sa lagi. Salamat po sa banal na Espiritu. Tulungan niyo po ako na mabuhay, na may kabanalan. Palakasin niyo po ako para tanggihan ang mga tukso at mabuhay ng kalugod-lugod sa iyong harapan. Maraming salamat, Panginoon. Tinatanggap ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord, kapatid, kung sumabay ka sa panalangin, naniniwala ako na ano man yung kasalanan natin, gaano man karami, kaitim, pinaputi na tayo ng ating Panginoon. Amen. Nalinis na tayo sa lahat ng ating karumihan. At ngayong gabi, gusto ng Panginoon na mabuhay ka ng may kabanalan. Hindi pa tapos ang laban. God is promoting us, increasing us. Kung paanong araw-araw sinasabihan ng babae, tabihan mo ako, araw-araw din tumanggi si Joseph. Ngayon sa buhay natin, araw-araw pwede na tayong tumanggi sa kasalanan. Meron na tayong kapangyarihan sapagkat pinalaya na tayo ng Panginoon sa kapangyarihan ng kasalanan. Pinatawad ka na, nilinis ka na, ginawa ka ng bago. Hindi ka na alipin ng kasalanan, ikaw ay alipin na ng katuwiran, patuwid ng Panginoon. Amen? Amen. Thank you, Lord. Congratulations sa pagpapatawad na tinanggap mo. In 5 minutes, tapos na tayo. Pero bago yun, mag-pray muna tayo for one another. Let us start this week. Na Lord, hindi po ako magigibin sa mga tukso. Yung mga dati kong ginagawa, Lord, I can say no to these things. Maraming salamat po, Panginoon. Tonight, we just wanna bless you. Muli sa pagkakataong ito na kami magtipon kahit online, na nangungusap ka sa iyong mga anak na gusto mo mag-focus lang kami sa relationship namin sa iyo. Yes, darating ang mga distraction ng kaaway, kasalanan, hihilahin na naman kami. Magpasinungalingan ito, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na palakasin ng iyong grasya. To live holy and pleasing to your name. Sa sarili namin, di namin kaya. Kaya kailangan ka namin, Lord.
Kaya Panginoon, maraming salamat for right now you are giving us the empowerment of the Holy Spirit to say no to sin, to say no to ungodliness, to say no to wickedness, and we will live a life that is holy, righteous, only by your grace. Salamat Lord, pinapanalangin namin mga kapatid namin na mag-undergo ng operation. In Jesus' name, you are preparing the best doctors, the best equipment, the best nurses, medications, provisions sa mga pambayad sa ospital. Kahit sa mga tao na may sakit ngayon, Lord, dinadalangin namin ang katagumpayan sa laban sa mga sakit na ito. COVID-19, sickness, disease, virus, cancer, Lord God, in Jesus' name, we are receiving healing sa kanilang katawan. Tinatanggap namin, dinideklara ito sa kanilang mga buhay. Tanggapin mo ang kagalingan. And even those people na naging bihag ng kasalanan, bisyo sa kanilang buhay, na araw-araw nilang ginagawa kahit mali, right now, Lord, pinapalaya mo na itong tao na ito. Binabago mo itong tao na ito, Panginoon. Magiging mabuti kami dahil sa iyong grasya. Dahil sa iyo, Panginoon Jesucristo. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Tinatanggap namin ang kagalingan, katagumpayan. Lahat ng ito, kapayapaan, kagalakan. Maging ang kapangyarihan na mabuhay ng matuwid, may kabanalan. Tinatanggap namin, Lord, lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Amen. Praise the Lord, kapatid. Kung sumabay ka sa ating prayer, naniniwala ako na naririnig tayo ng Diyos. Dahil naririnig niya tayo, pinapadala niya ang kanyang mga sagot sa atin. Amen! Kailangan natin maghintay. Magpatuloy maniwala, magpatuloy tayong manalangin. Focus. Focus lang tayo. May mga distraction. Andiyan na naman ang kasalanan. Pero right now, we can say no. Ayaw namin yan kasi mapuputol yung relationship namin kay Lord. Mapablock kami ng relationship namin kay Lord. Let us live a life that is holy and pleasing to you. Amen. Praise the Lord. Sa mga kapatid natin na nag-join sa ating digital evangelism. Kung hindi mo pa nagawa, pakishare po yung ating live video. Ayan, pakita yung mga mahal natin sa buhay. Praise the Lord. Sa buhay ninyo, ha? Ayan, salamat sa Panginoon. Ganun din sa ating mga faithful kingdom partners na nagpadala ng stars. Maraming salamat. Sa ating mga givers, sowers, builders, and partners sa ministry na ito, maraming salamat. Tanggapin niyo pong masaganang pagpapala ng galing sa Panginoon. Kaya kung ikaw, nag-pray ka, kapatid, sabay-sabay po tayo manalangin at deklara natin ang salita na ito. Sabihin natin, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. I receive it in Jesus' name. Amen. Amen. So more power is in you, Messiah. He is Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Salamat po, Panginoon. Salamat sa Diyos, sa mga kapatid natin for joining us muli dito sa OPM Online Prayer Meeting Mondays to Fridays, alas 7 hanggang alas 8. Ako si Pastor Robert. Kita-kita po ulit tayo bukas. Have a great night. God bless you. See you again.